Yung biglaan kong live streaming kagabi, hindi ko in-expect na magiging pinakamahaba sa mga nagawa kong live streaming. Okay, itong monetize na ako ha. Kasi normally 2 hours lang ako, maximum of 3. Hasa ganun lang ako. Pero kagabi grabe yun. Inabot ako ng kami ng 5 hours. Sa pakikipagkwentuhan, alastasan at pag-share ng mga opinion. Kaya lang, naging worth it naman, kumbaga, yung nangyaring live streaming na yun. Maraming natuwa, maraming natuto, maraming nag-share. At may nag-hide pa rin. Grabe talaga yung mga nag-hide. So, nakakatuwa siya. At lalo doon sa mga nakigulo, naki-join, at nakikwentuhan din sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Kung bakit ko po ginagawa itong content ko na to, is just a recap ng mga napag-usapan at yung pag lilinaw ni Madam Merly regarding sa issue. Okay, at nakipag-chat po siya and kinonfirm ko po na siya yun. And so far, based sa mga sagot niya, siya daw po yun. And may mga screenshot po akong ipapakita sa inyo, katibayan na talagang medyo nagkaroon ng conversation. May mga nakikwento sa atin, may mga nagtanong, kumbaga, which is a good thing para sa akin. Wala akong kinukonsider na basher or anyone among those na nag-comment. Nagtanong sa akin comment section. At maraming salamat po sa inyo. Kilala nyo kung sino kayong mga nag-comment at na-appreciate ko po yun. At doon sa mga nagsiakyat sa live stream ko, maraming salamat po sa inyo lahat. And kung gusto nyo mapanood, kasi masyadong mahaba talaga yun, mga last part, doon kayo pumunta sa mga 4 hours, 30 minutes, pababa. Ayan. Tingnan niyo po, nandoon yung mga talagang may yung mga question na kinuha ko ng screenshot. So, yun po yung isi-share ko sa inyo sa content ko na to. At yung isa pa, yung ginawang tula ni Dong A para sa Mamigs. Okay, alam ko na na-share na ito ni Ballpoint and I want to share it again. Kasi napaganda siya. And Dong A is one of those trusted content creator ng reactor dito sa YouTube. Okay? But bago po ako magsimula, ako po si Tenshi06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. And kung meron kayong suggestion, recommendation, or any suggestion, please leave it on our comment section. So, ipapakita ko po sa inyo yung ilan doon sa mga naging usapan, nabigyan ng kuro-kuro, kumbaga. And nililinaw ko lang po na yung content ko ngayon is hindi para manghusga sa mga taong involved sa nangyari. Yun po is sharing of information and pagtutuwid lang doon sa ibang naririnig natin sa nakwentuhan, live streaming ng ibang mga kaibigan natin. May iba kasing naiiba na yung kwentuhan, nagsasanga-sanga na yung mga naiisip na pwedeng mangyari. So, ang purpose po ng live streaming ko na yun is linawin yung mga bagay na medyo na-out of way na, kumbaga. At mag-share din po ng konting nating idea about sa nangyari. And nakakatawa, ito po yung reaction ng iba. So, among those mga pumasok sa live streaming natin na nagtanong is yan. Si Tang I or ano man po yung Tang E at Tang I or Tang L, I'm not too sure. Okay, maramang Tang I to or Tang E, ito yung Tang E, parang ganun. So isa po siya sa mga nagtatanong. May sense yung mga tanong, kaya talaga pinipilit kong sagutin, pinipilit naming sagutin, kumbaga. So ang tanong niya, for me, not all issue is not good to be discussed publicly like in live streaming. I'm not impressed of Merly's strategy for uttering the issue regarding Benny's case. So ito po yung ilan sa mga naging tanong. Ito po yung tanong nitong si Tangi or Tangay, na which is sinagot namin doon sa live streaming na to. And uulitin ko pa lang po yung sinagot ko dito, na ito po is hindi ginawa ito, okay, ni Ryan at ni Ballpoint with consent ni Ryan. Ngayon kung bakit siya naging publicly, okay, at nadaan sa mga content, para sa akin, katulad ng sinagot ko kagabi, is an awareness sa pwede pang
alam niyo na, magpa-handle kay Mr. Benny. Okay, na may ganung issue. Just an awareness sa lahat na gusto o nag-inspire o na-inspire na maging talent niya. So, hindi po ito para maging content. Oh yes, sabihin na natin, maging content, one of those. But the main reason here for me, as my own opinion, is mag-awareness doon sa pwedeng pumunta sa kanya, humingi ng tulong. So, yun po yun. Hindi ito para igawing sensation. Ma-sensationalize. Although doon po yung punta niya. Kasi nga po, napag-uusapan siya. But for me, as a main reason, is yung awareness sa mga taong pwede pa na humingi ng tulong sa kanya. And I'm not impressed of Merle's strategy in uttering the issue regarding Benny's case. Hindi po niya minanipulate or kung anuman term, or hindi niya inaltered or kung anuman po yung mga term na pwedeng sabihin sa pangkikialam ni Madam Merle. Actually, siya po nga nagmi-mediate na. Kasi during doon sa premiere ni Ballpoint is nagsalita siya. I mean, nag-message siya about sa move na ginawa ni Benny. So, yun po yun. Hindi po yan nakialam si Madam Merle. Pilit niya pong pinahuhupa yung sitwasyon. Ito naman sa ASFG. Opinion ko lang po. Wala akong kinakampihan dito. Sa akin lang eh. Mali yung ginawa ni BPM dito. So, para sa kanya, yung naging move ni BPM na i-broadcast, okay, gawing premiere yung nangyari ngayon, para sa kanya is mali. So, katulad nga na sinabi ni Piqua, okay, ni Benedor Piqua, yung pagsasabi ba ng ganito, yung paglalantad ba ng mga ganitong bagay, hindi maganda. So, ano nga po, katulad ng mga nagre-report, diba? Yung mga news, yung mga nagsishare ng mga information about sa mga nangyayari sa mga nabibiktima. So, mali din po ba yun? Especially, may consent ka nung tao. And the main purpose, as for me, okay, kung bakit ginawa yan ni Ryan, okay, is an awareness. Awareness po siya. Bakit hindi pa nagharap-harap? Kasi gusto nang ilabas ni Ryan kung ano man po yung nangyayari. So, yun po yung mga explanation namin diyan. Ito naman si Jules Cabana. Okay, isa po siya sa actually, nag-super chat pa ata ito. Salamat sa iyo, Jules. Hindi ko napansin na siya pala yun. And, ano siya, talagang involved siya sa conversation na yun. So, ito yung isa sa kanyang mga comment din. Huwag kayong humusga. Lalo't isang side lang ang narinig ninyo. Dami nyo na agad, haka-haka, parang alam nyo na ang buong kwento. Pinagpipiestahan agad nyo yung issue. Hintayin nyo muna si Sir Benny. So, ini-entertain ko po yung mga ganung question. Kasi para po sa kalinawan nating lahat. And katulad ng sinabi ko kanina, hindi po kami nanghuhusga sa live streaming ko na yun. Yun po is pag-share, okay, pagpakakalma, at pag-encourage na rin kay Benny na kailangan niya magsalita. Dahil napagpipiestahan siya. Tama, napapagpipiestahan siya. Pero doon po sa aking live streaming, hindi po namin siya hinuhusgahan. Nagbibigay lang po kami ng aming kuro-kuro. Okay? Nagtutuwid doon sa ibang nagsangasangang mga opinion na ng iba na lumalayo na kumbaga sa issue. Okay? Natutuwa ako dahil nagtatanong sila ng ganito. Dahil may mga punto nga na nawawala na yung iba. So, yung mga ganito niyang sinasabi, at least ma-realize ng ibang nakapapanood na maaari niyang may iba na lumalayo na sa issue, na ginagatungan pa para lumala. Okay? Para sa akin, yung live streaming ko gabi, hindi yung paggatong para lalong mag-init yung issue. Yes, ginagatungan ko siya in a way na ma-realize ng mga taong involved na may kailangang magsalita, marinig yung parehong side. Yun pa po. Pero yung pangusga po, wala po yun. Hindi po yung part ng ginawa kong live streaming, actually yun is kamustahan. And yun nga, share some knowledge about the issue and kung ano yung pwedeng mangyari
just in case na hindi nila i-resolve yung issue at pag ni-resolve nila yung issue, kung ano-ano yung mangyayari. Ito, si Ma'am Joros. Kilala ko namin to. If he is guilty, isn't it right to involve the authorities? If this is going to be a talk about in every blogger's page, it ruin the image of everyone involved. Just saying. Good question po ito kay Madam Joros. Okay, okay po yung tanong niya. Which is, napag-isip, nag-isip ako actually nung sinabi niya to. Okay. At katulad po ng sinasabi ko, this is an awareness. Kaya siya na ganun. Kaya niya nasabi yung mga ganung bagay. Okay? Yung sinasabing paano mabibigyan ng justice yung victim, which is si Ryan. Okay? For now. Ang alam natin, si Ryan ang victim dahil siya palang nagsasalita. Is by saying apology. Yung pagbibigay ng apology ni Benny publicly doon sa mga ginawa niya. If this is totoo, ha? Pag totoo siya. Okay? Diyan, yan yung justice na maaring hinihingi ni Ryan. Kasi hindi siya pumunta in a proper authority. Dahil nga, kaso na to eh. May mga kaso na talaga. Ang gusto nilang mangyari is magbigay ng awareness sa mga pwedeng humingi ng tulong kay Benny. At the same time, yung public apology or personal apology sa kanya. So yun lang yung hinihingi dito ni Ryan. At makawala siya sa kamay ni Benny. So yun po yun. Kasi kung magkakaso-kaso talaga, mas malaki yung magiging involved. Mas malawak yung magiging coverage nito. Marami ang madadamay, kumbaga. So, in this way, yes, naging circus siya, kumbaga, napagpiestahan siya, napag-usapan siya. But, ang hinihingi niya lang is, tigilan siya, mag-sorry, at magbigay ng public awareness. Lalo na nga doon sa gustong humingi ng tulong sa kanya. At ito, yung pinakamagandang nangyari sa live ko na yun. Pumasok si Madam Merly at nagpaliwanag na ngayon, after lunch, si Benny ay magpupunta sa bahay niya to settle things para magharap-harap sila. So ito po yung nangyari. Last part po ito ng live streaming ko na yun kung gusto niyo pong makita. Okay, kininfirm ko po talaga na si Madam Merly yan. Nanduroon sila ballpoint yung iba nating mga kasamahan na vlogger. Isa po sila sa naka-witness nung sinabi ito ni Madam Merly. Actually, I question pa nga kung si Madam Merly talaga yan. At ang sagot niya ay, yes, ako yan. So, siya mismo ang nagsabi. Okay? Yan po yung ginawa ni Madam Merly. Hindi niya pinalala yung sitwasyon. Bagkos, tinulungan niya yung community na mag-subside para tumigil yung issue. At actually, meron siyang panawagang vlog niya na tigilan. Huwag ang sawsawan ng sawsawan yung issue. Kasi nga, lumalaki siya na out of control lalo. Out of control na nga siya actually. So, nagda-damage control si Madam Merly para tumigil yung issue. Ito pa si, si Jules ulit. Okay. Pupunta si Sir Benny sa isang kondisyon. Nakahanda naman siya, humarap at magsasabi. Huwag kasing pangunahan si Sir Benny. Naiisip ko tuloy baka itong si Jules Cabana eh. May kilala niya si si Benny para masabi niya itong mga bagay na to. Although hindi ko siya natanong nung time na yon. Baka nga. No? I'm not too sure. But the way niya sinasabi yung mga bagay-bagay, maaaring may alam siya. We don't know. Okay? Or maaaring mag-ano rin lang siya. Speculate din siya. In a way na medyo malapit sa katotohanan. Masasarap yung mga tao kung makausap kagabi. Yung mga nagko-comment, yung mga nagsasuggest, yung mga nagtatanong. Dahil meron silang point na pwede natin talagang pag-isipan. Diba? So, yan yung mga tanong niya. And yan din yung isa sa mga explanation niya. And which is, nangyari talaga. Na talagang si Madam Merlian. And after lunch, ang dating,
ni Benny kanila Madam Marty. So, ngayon po yun, Lunes, mangyayari. So, yan lang po yung mga kaganapan, yung highlight doon sa aking live streaming kung bakit ko ito sinare para linawin yung mga bagay na yon. And para magkayo mismo, antabayan nyo, kumbaga, na mapanood yung gagawing meet-up nila mamaya. I mean, yung pagkaharap-harap nila sa bahay ni Madam Merly, if I'm not mistaken, kung sa bahay nga talaga nila yan. So yan po yung portion ng aking live streaming na naging highlight. Maraming umakyat na nakipag-share dahil napagod na ako dahil talaga ayaw tumigil ng comment section ko nung live ko na to. And natuwa talaga ako sa naging reaction ng mga bisita natin, ng mga kaibigan natin. Dahil wala akong topic noon, wala akong bisita. Okay? Talagang ako lang yon at saka yung mga kayo, na mga nakikinig at nanood doon. At the same time, siguro, naging curious doon sa aking title. Yun po, iskatuwa ang title lang yon. Okay? Wala pong ibig sabihin yon. Dahil naging bukang bibig siya nung time na lumabas itong kay Ryan, Dave. Okay? So, yan lang po yung gusto kong i-share sa portion na to. Ngayon, gusto ko naman pong i-share sa inyo yung isang ginawang content ni Dong A, ng ating kaibigan din dito sa YouTube community. Gumawa po siya ng isang tula na inaalay sa Mamix. So, alam ko na share na ito ni Ballpoint. I just want to share it again para makapanood nung hindi pa napanood, para mapanood nung ibang hindi pa nakakapanood. So ito po yun, yung ginawang tula ni Dong A. Isa rin po siya sa mga masasabi kong mahusay na YouTuber. Hindi po siya yung basta-basta lang gumagawa ng content. Okay, may laman ng mga content niya. At isa rin po siya sa tahimik na YouTuber na sumusuporta sa alam niyang pwedeng suportahan. May sense yung mga ginagawa at sinasabi. So, kung gusto niyo po makita yung iba pang content ni Dong A, bisitahin niyo po yung channel niya. Dong A din po. Yan din po yung pangalan ng channel niya. So, pakinggan po natin yung tula na inalay ni Dong A sa Mamigs. Gaano makaraming magsubok ang dapat lampasan para patunayan sa marami ang pag-ibig na hinuhusgahan? Hanggang kailan ba itong ating kalungkutan? Kailan makakamit ang tunay na kasiyahan kung sa paligid ay puno ng kalaman? Para sa isang taong patuloy na minamahal, mahal, kahit na ikaw ay maagam lumisan, ipaglalaban mo ang ating sinimulan. Ito lamang ang tanging paraan at papatunayan ang ating pagmamahalan. Makakamit din natin ang kapayapaan. Nangako ng pag-ibig, dala at giling. Mga puso yung ibig, marami ang nakikinig. Bawat kulitan ay bumabawi sa kalungkutan. Habit ay tunay na ligaya, walang makakagaya. Araw-araw maraming nakaabang, silang nagmamahal. Nagbibigay ngiti, bawat eksena. Sino ba naman ang hindi mapapasang? Bawat tamis nakakabana, tagos hanggang pintana. Hindi kasalanan na pinagtagpo dahil Diyos ang may gusto. Tigil sa pagkontra, kiligilan lang bawat eksena. Mamix ay umaangat, patuloy ang pagsikat. Pero sa puso namin ay sapat, wala nang makakaawat. Mamix lang ang malakas, sa bibig namin ay bigas. Lahat tayo sa sakit ay gustong makalpas. Bakit hindi natin unawain ngayon para makamit ang masayang bukas? Ito ang aking bigas, tayo'y maging pare-parehas. Mahal, and mix, pinakamalakas. Ito ang ating iisang bigas. So, yan po yung kwento. Yan po yung tula na ginawa ni Dong A. So, kaya ko po siya sinir. Dahil maganda.
okay yung mga ginawa niyang tula na to. Kaya gusto ko siyang i-share. And I did not interrupt dahil gusto kong marinig ninyo yung buong tula na yan na walang interruption. So, I hope mabisita niyo po yung channel ni Dong A. At doon po, mapapanood niyo po ito. Kaya lang, kung ano yung napanood niyo rito, yun din po. Kasi buo yan. Wala po akong, hindi po ako nag-intervene. Hindi ko po kinatkat yan. But, you can still visit him sa kanyang channel na Dong A. And, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At maraming salamat.